Of course, you know my wife, Claudia. At ito naman ang aking bunso, si Lia. Lia, that's Ina. And the Makaspak family. Hi, Lia. Hello po. Ate Ina, ang ganda-ganda niyo po. Ay, naku, salamat. So, Ina, kamusta naman ang lahat dito? Mabuti naman po, Gob. Buti naman. Ah, excuse me lang po, may ayusin lang po ako. Maraming salamat sa pagkakataon kayo. Kuya, may re-refill. Ito, dalhin ko na to, ha. Inalik ka naman. For today, personal assistant kita. Huh? Oh, eh, so ang dami ko pa. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Ako, boss mo. Opo. Bakit? Yung kamay ko po. Ina, di ba sinabi ko dito ako sa tabi ko? And I am very happy that we are feeding the poor and the hungry. Lahat talaga ito dahil simula ngayon, ayaw namin na may nakikita kaming mga nagugutom. Lagi kayong makaasa sa aming mga Buena Vista, lalong-lalo na sa asawa kong kay Eduardo. Simula ngayon, hindi lang buong Punta Verde ang hindi na magugutom, pati buong Pilipinas! Mabuhay si Gob! Mabuhay si Claudia! Mabuhay ang mga Buena Vista! Feeling family, kung makadikit kay Sir Angelo, parang tuko. Ano ba kayo dyan? Si Sir kaya hindi kita dikita parang tuko kay Ina? Huwag ka nga, kitang-kita naman eh. Eduardo, Claudia, Angelo. Thank you. Thank you. Nagtatanong lang ang mga kasamahan ko kung pwede na ba raw sila mag-swimming. Of course. David, magpakuha ka ng mga tuwalya. Okay. Sure, go. Oh, pwede na raw. Go. Sige. Father. Yes. Kasi nga po pala ang lahat. Komportable po ba yung mga bata? Nabusog po ba kayo? Oo naman, iho. Diyos ko na. Bukod sa napakasarap ng pagkain, eh napakaganda ng ginawa niyo dito. Nakausap ko rin si Mrs. Gonzales at Mrs. Cruz na nagpaplano sila na dito magpabook para sa mga parties at mga big events nila. Nagugulat nga sila dahil akala nila nakalimutan na nila itong kasa eh. Salamat sa Diyos at mabubuo ulit ito. Samantalang dati eh parang ghost town. Balita ko pa nga, eh puro lang mga anino nakikita rito, walang tao. Anyway, Eduardo, Claudia, Angelo, maraming salamat at napasayan niyo lahat ng mga bata. Okay lang kayo? Ha? Basta yung ano po. Sige po. Yabi! Di ba ikaw si Libby? Yung sa auditions?
Ay, Amboy pala. Yung kasunod mo sa auditions. Okay. Ay, si Egoy nga pala. Kapatid ko. Magkakilala na kami. Miguel? Okay. Kumusta? Actually, good. Nagpa-refill ako ng mga dishes natin para sa mga guests. Siyempre, nagsuming sila, di ba? Good, that's good, that's good. Everything's good? Okay, huwag niyo kalimutan, sindi yan sa ilalim. Sir, pwede ko po ba sila tinuha? Hindi, diyan ka lang. Angelo, tulungan ko lang sila dito dun sa harap, ha? Okay, go. Ina. Ina, bakit ba hindi ka mapakali? Sir, pinapatawag po kayo ni Madam. Ina! Angelo, ayan na. Eto na. Mga photographer, si halika kayo. Magpipicture tayo. Posisyon na kayo agad-agad. Lako si Madam at si Madam. Para kumpleto tayong pamilya. Ayan, already na kayo ha. Okay, ayos mo nga, yung damit mo. Palalakihan natin, tagnalagay natin sa bahay. Ayan, compress tayo, Madam. Iya. Po, umalis ka muna. Magpipicture lang kaming pamilya. Doon ka muna. Apo. Okay, balik tayo. Photographer, standby. Ayan na, ayan. Madam, smile pa. Leah, Leah, smile go. Na. Ayan. Happy family nga naman talaga, diba, no? Bongga, ayan. O, konting iba si naman. Si Leah ba nakangiti? Yes, Madam. Ngiti-ngiti nga si Leah. O, magkamukhang magkapa talaga sila, Madam. Inyo naman, Madam, yan. Tsaka okay, sa ngayon naman, kasama yung staff. Sila yung naghirap dito. Chef Jen, Miguel, Ina. Father, please join us. Ay, Father, join ka na. Ayan. O, boys, tumaba kayo. Dapat medyo may masaya. Yung may mga pa-peace-peace kayong ganyan, ha? Okay. Ayan. Already, and 3, 2, 1, smile. O, iba naman. Smile ka naman, she. Ano ba naman? Nasa korason. Ayan, o. Yung mga may bahay ang puso. O, mga ganun kayo. Ayan, o. May bahay. Ayan, o. Okay, last na to, ha? Ayan. Smile na kayo. Already, go. Okay, thank you so much. Maraming salamat. Thank you, Madam. Thank you po, Dom. Thank you po. Dom. Father. Bye, Father. Thank you very much. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Successful to ma. Ina! Pa! Bala ka na dyan. Sige. Sige na, tumulong ka na. Okay lang ho? Sige na, para mabilis. Sige, sir. Okay ka lang dyan? Ay, bestie, super tired today. Pero excited ako sa salo-salo sa bahay niyo bukas, ha? Ako din. Kahit naman simple salo-salo, okay na yun kay tatay. Basta huwag kayong maingay para surprise. Kita tayo bukas. Same time, same place. Queenie. Ano tuloy bukas? King and Queenie pa ang tawagan, ha? At magkikita na naman. No way. Akin na. Jesus. Akin na. Ay, sandali. Ah. Yung cellphone ko na iwan ko ata. Sandali lang, ha. Sandali. Hindi lang ikaw gumawa. Sir. Akala ko tutulong ka dun. Yung cellphone ko po. Ay, ito. Iiwan ko lang. Sorry, hindi ako pwede bukas. Ate Ina! Oh, tingnan! Kamingay! Diba sabi ko sir, surprise natin yan kay tatay? Baka magising yun, hindi na surprise. Sorry, ate. Eh,
excited lang kasi ako na makita si tatay bukas na ma-surprise eh. Ako din nga excited na eh. Gusto lang naman natin makita si tatay na nakangiti kahit konti, di ba? Kaya patingin nga itong invitation na ginawa mo. Tapusin na natin ito kasi kailangan ko pa pumasok ng alas 5 bukas. Sino nga nakita? Wow! Grabe ka gabi, no? Nakakapagod. Alam niyo, ngayon lang ulit ako nakapagluto ng ganong kadami. Ilang kayang pounds ang nawala sa akin kagabi? Ah, yung totoong sagot ho o yung hindi? Ikaw ah, ha? Chef Jen, pwede po ba ako mag-early out mamaya pagkatapos po ng mga gagawin natin? Sige. Salamat po. Ako na po, John. Ina? Ho. Ano ba ako samahan? Sana, sir. May kailangan kasi ako mushroom eh. Kailangan ko asap. So, pwede mo ba ako samahan sa Shamsham Island? Ho? Aabot talaga doon? May nakausap na akong bankero. Eh, kaya lang, sir... Hindi, Ina. Ngayon lang magmamakawa sa'yo. Total, ikaw yung magaling maganap ng mga ganun. Babalik din naman ho agad, diba? Oo. Ihintay lang tayo ng bangka. Sige po. Okay. Magkita tayo ng 8 o'clock. Mag-overnight sa laki ng backpack na dala nyo. Di lang ako sanay nang di ko to dala. Pero mabilis na naman ho tayo, di ba? May problema ba pag ginabi tayo? May importanteng lakad lang ho. Sir, may tumutubo ho bang mushrooms dito? Sir? Sir, yung bangka ho natin umalis? Inalis ko na eh. Ho? Bakit niyo ho pinalis? Sir, wala nang babiyahe ibang bangka ngayon, di ba? Bago isip ko, bosa ng time mo. Sir, importante yung lakad ko ngayon eh. Eh di lumangoy ka kung ganun ka-importante yung lalakarin mo. Charge mo ko. Basta ang gusto kong maganda eh. Para bang masisilaw siya sa ganda, ganon. Ay, ito, saktong-sakto ito, madam, oh. Sigurado masisilaw siya sa mga beads ito, di ba, Kat? Ay, opo, madam, maganda nga po. Ang pangit! Katulad ng taste niyo, pangit! Hello, anak? Hello, ma. Kasama mo si Papa? Hindi.
Himala, hinahanap mo ang papa mo. Well, apparently ako, hinahanap ko din siya. Okay ka lang ba, anak? Gusto mo, samahan kita. Busy ako, ma. Bye-bye. Outdated na ang ating ordinances para sa mga private investors. Paano sila pupunta dito sa Punta Verde? Tama si Bukal Martinez. Maganda tagihanga rin ang mga ordinances na yan. Maliban na nga lang kung magagamit ito sa personal na interes ng iba. Tulad na lang halimbawa ng matagal na pagmumonopolize ng La Meda at Buena Township sa probinsya natin, Gob. Alam nyo, kung naghahanap kayo ng butas sa ordinansa para maipasok yung casino resorts na yan, nahihirapan kayo. Dahil hanggat ako ang governor, hindi ako papayag na maging korap ang probinsyang pinaghirapan kong ibangon. Ngayon kung wala lang tayong pag-uusapan, tapos na ang meeting. Ah, pero Gob, maging si vice governor, hindi rin papayag na maging corrupted ang probinsya natin. Eh, magkakaiba lang siguro tayo ng hangarin para sa ating probinsya. You know what? Let's call it a day. You may leave now. Hindi ko lang nagustuhan how the meeting went. Pero Gov, huwag niyong kalimutan na sa pwesto pa rin kayo. They're just thinking of ways to take over. Kaya nga, kailangan maibalik ang tiwala ng taong bayan sa akin. Gov, gusto sana kita makausap. Importante lang. Sige, Gov. Mauna muna ako. David, hindi. Siguro mas mabuting nandito ka na rin para marinig mo yung kailangan sabihin ni Mark. Gov, kung pwede sana, tayo lang muna. Naranasan ko na rin naman yung nararamdaman mo. Yung parang sabik na sabik kang makita siya. Yung ganyan. Yung parang hindi ka mapakali. Yung ayaw mo nawawala siya sa tabi mo. Di ba ganon? Mahal mo talaga, no? Opo. Anong minahal mo doon? Ha? Ang baba ng standards mo, Ina. Ano? Pera? Ha? Pera? Ano ho? Ano ho bang sinasabi niyo? Tatay ko ho yung tinutukoy ko. Birthday ng tatay ko ngayon. Wow! Talagang naisip mo pang gamitin yung tatay mo. Napakasinungaling mo talaga. Chef Jen, barayan ha. May hawak pa ako, wala. Wala. Ah. Chef Jen, ang galit niya doon. Ako si Masi, pawalain. Guys. Oh, huwag kayong maingay ha. Secret lang natin to. Sabi ni Ina, ipamigay ko to sa inyo. Ano yan? Gawala to ni Red. Ano? Samahan niyo po kami sa espesyal na araw ni Tatay Isko, ganap na alas 6 ng hapon, sa aming kubo. Sagot po namin ang pagkain, kayo na po ang bahala sa mga kwento. Ina and Red. Oh. Ay, tingnan mo nga naman, tayo-tayo lang bisita. Talaga nag-effort po yan si Ina sa si Red, ha? Uy, teka nga. Nasaan si Ina at si Sir Angelo? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Baka may ginagawa ng kababalagay niya si Ina kay Sir Angelo. Ay, Kim. Pabas-basa mo nga yung bibig mo. Kung ano, kumaya ka nga. Huwag mong itulad si Ina sa'yo. Oh, saan ka pupunta? Magbibis na.
Excited! Lagi na si Mamot yan, no? Mang Tony, kayo rin po invited ni Ina. Makakapunta po ba kayo? I'll try. I'll try? Kung gusto talaga nating ma-discover or malaman kung sino ang loteng head dito sa probinsya, may suggestion ako, Gov. Mabagal ang usad ng investigasyon. At sigurado ako, protektado ang mga yun ng mataas. Kung sino, hindi natin alam. Pero may alam akong paraan kung paano natin matukoy sa mabilis na panahon. So yeah, let's hear it. Be a gambling lord. Operate your own loteng unit. What? Mark, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Gov, pakinggan nyo lang po ako. Magpapakita lang po ang mga hinahanap nyo sa mga agahin nila. Talaga bang umantong na tayo sa ganito? Tatay? Sugar daddy sabihin mo. Hindi pera habol mo ano? Ganto ba? Ganyan? Ha? Sir! Magaling ba si mag- Sir! Ha? Ano ba? Magaling ba si magla? Ano ba? Hindi ko kayo maritan yun! Oh? O baka magaling siyang humalik? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba ang sinasabi mo? Kabit ka ng tatay ko! Alam mo, hindi ko alam! Nakita kita, magkasama kayong dalawa! Hindi, mali yung iniisip mo! Bakit ka ba nagsisinungaling, Ina? Tinawagan kita, tinanong ko nasaan ka, anong sabi mo? Sabi mo, asa rakit ka? Nakita kami nun ni Gov kasi... Oh, hindi nakikita nga kayo! Sinusundo ka parati ni David! Dinadala ka niya dun sa taguan ni Papa! Yung panyo! Yung hinahanap ang panyo nasan? Nandun sa mama ko! May dahilan kung bakit kami nagkikita ni Gov. Eh ano, Ina? Sabihin mo sa akin, anong dahilan? Sabihin mo! Anong dahilan, Ina? Sabihin mo! Ano, magsisinungaling ka na naman sa akin? Ha? Sige, magsinungaling ka na naman! Ano ba ba yung kailangan ko sabihin sa'yo? Kailangan ko pa ba sabihin na yung Kuya Kalay ko nakakulong dahil sa loteng? Na iniipat siya dun sa loob, nag-aaway na yung mga magulang ko dahil walang magawa para makalabas siya. Wala na ako ibang malapitan kundi si Gov lang. Eh, di yun nga, Ina, yun. Sinasabi mo na rin. Humingi ka ng pabor, anong kapalit? Ha? Kung humihingi ka lang ng tulong, hindi kinaabot ng umaga dun. Dahil hindi ko maiwan ng tatay mo. Lasing na lasing siya, gusto na tapusin yung buhay niya. Bakit naibis na ako yung pinaparatangan mo? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Kung bakit ako'y kinakailangan na nandun samantalang ikaw yung anak? Wala akong alam sa relasyon naming dalawa. Wala rin akong dapat ipaliwanag sa'yo. Malinis yung konsensya ko. Ang madumi, yung utak mo.